Magandang araw mga ka-farmers. Ngayong araw na to, so panahon na ng pagbunot ng mga seedlings, so yung punla ng mga palay. Then pagkatapos niyan, magtatanim na sila dito sa yan nila. So yan sila sa likod ko, mga expert na rin yan na tagatanim ng palay dito sa Compostela. So sana panoorin niyo yung video at sana masiyan kayo. Saka magkaroon kayo mga idea, lalo sa mga bata na hindi pa nakakita ng paano magtanim ng palay. So ito educational din, sa alaman nyo kung ano ba yung stages ng pagtanim ng palay, pag-prepare ng lupa. So yung kinakain mo na bigas, dito nag-umpisa yan. So mahirap, so sila basa din sila dahil umuupo na sila doon para magbunot ng mga palay. Saka masakit sa likod dyan dahil hindi matigas yung lupa. So, nasa mga 600 square meter yung punlaan. Then, so estimate ko mga after lunch yung tatanim sa dito. So, panoorin nyo yung video. Alas 3:30 na ng hapon. So galing ako sa bahay, umuwi lang ako for no take a break dahil inabot ako alas 11. So actually alas 11 ng umaga tapos na sila nagbunot ng mga panim or yung mga seedlings. Then sa ngayon pagbalik ko, katapos na sila ng mga tatlong blocks na rin. So far so good. So titingnan natin malapitan yung trabaho nila kung para makita nyo at malaman nyo kung paano yung pagtatanim, dahil sa totoo lang guys, napakahirap talaga maging rice farmer, no? Dahil maghapon kang makayuko, hindi kang makaupo dahil putik po yung lupa. So hirap din talaga dahil basa ka, hindi kailangan na ano, tsaka masakit sa paa dahil marami ding coal na ano, pwede kang masugatan or pwede kang ano, matumba dahil makapal yung putik. Pagdating ng panahon dahil medyo makulimlingan, hindi mainit, kaya advanced din sa mga farmers ng ganitong mga sitwasyon, no? Dahil sa ngayon kasi medyo sa Manila mayroong bagyo, so dito sa Mindanao medyo makulimlim lang yung panahon. So guys, samahan nyo, titingnan natin malapitan yung trabaho nila. Hello ulit sa ating mga OFW farmers dyan. So, kita nyo sa likod. O, malapit na matapos yung nagtatanim ng palay. Nasa mga 85% na yung porsyento na malapit na matanim. So, time check is now 10 o'clock in the morning. Pangalawang araw nila ng pagtatanim ng palay. So, kakatapos na lang mga merenda, then balik na sa trabaho. So, ang ginagawa ko na kasi, pag nagpapatanim ako ng palay, so, ano, free snack na sila. And para ano naman, at least masiyahan sila at saka ayusin nila yung ano, yung pagtatanim. Tsaka yun ang sikreto doon. Tsaka gaganaan sila sa pagtatrabaho. So titingnan natin yung trabaho nila. Hi guys, magandang hapon sa ating lahat. So, natapos na rin yung trabaho nila sa pagtatanim ng palay. So,
exactly alas 3 ng hapon natapos din sila. Totally dapat umaga pa lang tapos na, kaso nga lang sa sinabi ko kanina kunti lang talaga sila, kaya tsaka mainit yung panahon, mga siguro mga alas alaulat medyo ng hapon sila nagsimula. So nakita niyo yung area na yan, so doon ang tinaman na tinaman nila. So 1, 2, 3, 4, 5, so 5 na blocks, I mean yung kahon na yan, yung box. So nasa mga 1.3 hectares to 1.4 hectares talaga yan, kasi may kaltasa dun sa kalsada. Then ang binigay ko sa kanila is 11,000, may sobra na yun nila, pang happy happy bonus. Kakilala din ng kapatid ko yung mga nagtatanim, so yun, libre yung snack. So next naman ang video natin yung pagpa tubig after 3 days, magpapatubig na ako. Then 4th day abono ako, fertilizer complete 14, 14, 14. Then after 10 days 11 days tingnan natin, then abono naman ako ulit ng urea. So nasa mga 4 to 5 sako yung kailangan ko dito sa 1.4 hectares. Pagkanya yung susunod na video regarding sa pag papatubig at pag-abono.